kapwa natin ay kundi na sa kasin sa aming pangalagay at kundi na matutuwa pa sa aming mga salita at sa aming mga pangalagay. Kapwa ba yung pulangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, Ephesians chapter 5 and we will read verses 1 up to 17. Just follow as I read the passage this morning. Ephesians 5, 1 to 17. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For did ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ or of God? Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. If you can still remember and follow, what ating pong nag-usapan is walking in love. And our outline, like ating pong natin, okay, the first part, the brief. Verses 1 to 3. Ito ang anawagan ng Apostle Paul. Sorry, verses 1 to 2. And what was the plea of Apostle Paul? That the children of light, like kung panganak ng Panginoon, should be walking. The worldly walk. So kung walk na yan, refers to our way of life. Walk worthy of the vocation wherein we are called. Ating pamumuhay, paraan ng pamumuhay natin, no? Yung way of life natin. Kailangan, karapat-dapat sa panawagan natin bilang mga iniligtas ng Diyos. And basically, that's connection, no? With the last verse of chapter 4. Ano yung, ano yan? But be kind, forgiving, tender-hearted. No, that's walking in love. Walk in love means to be forgiving. And it means to be walking in love. Forgiving, because the amount of love is the amount of our forgiveness. If we have a very limited forgiveness, that means you have a very, very limited love. Because love is commensurate to the amount of our forgiveness. And we should be tender-hearted or compassionate. Marunong tayo makisympathize and can share empathy those who are in need, those who are in misery. Ang kabaligtaran niyan ay matigas na puso or being hard-hearted. Maging na po tayo tender-hearted and compassionate sa iba. And then, kind, no? As God is kind to us. So that's the plea of Apostle Paul. We need to walk in love. And then, ang sumunod po natin yung nag-usapan is the pattern, no?
Lord is none other than our Lord Jesus Christ. And the most important virtue or virtue of our Lord Jesus Christ or attribute of our Lord Jesus Christ. Marami. Marami tayo po kumpirin sa Panginoon. Ano? All these good qualities and characteristics that po ang ating i-imitate. We therefore followers of God. We must follow Christ. We need to be conformed to the image of Christ. Pero pinaka-ultimate, ating po kukumpirin na yung pong love ng ating Panginoon. Ano? And what was the pattern of the Lord's love? First of all, it is a forgiving love. It is a unconditional love. And it is sacrificial, no? Forgiving, even as God, who for Christ's sake hath forgiven us. So we cannot love without forgiveness. No? Lolo ko lang tayo, no? We're not telling the truth. That we love someone if in our heart we cannot forgive that person. Okay? We should be forgiving. Dahil yung Panginoon natin, while we were imperfect, He gave His love to us. He extended His love toward us. At tayo na mga imperfect then should do the same, ano? Sa kapwa natin, na kapareho din natin na imperfect. We should be followers of God who love the imperfect. While we were yet sinners, Christ died for us. And our love should be unconditional. For love to be strong. For love to be permanent. Gusto nating mas matibay ang pananaang pag-ibig. Eh, tulad natin yan sa pag-ibig ng Panginoon na unconditional. Ano ba yung unconditional? Hindi tumitingin sa object. Kundi ang emphasis doon sa giver of love. Not to the object of love. Hindi ka tumitingin on what you will get, but on what you will give. You are not, that kind of love, unconditional love, is not based on the attractiveness of the object of love, but on the character of the one who loves. So, hindi po ito emotional na pag-ibig, ano? Wala pong masama na magkaroon tayo ng emosyon, di God-given yan. No? Pero huwag natin ahayaan naman na ang emosyon magre-reign sa atin, ano, against reason. As I've said, ano, there's nothing wrong about having emotions, but emotionalism is utterly wrong. Dahil emotionalism, it hijacks the reason. Ano? Hindi ka na nag-iisip ng tama dahil emotion na lamang nag-rule, nag-re-reign. Buhay. Maraming religion na ganyan, ano, na hindi na nakabase sa katotohanan, hindi emotion na. And the leaders would capitalize on emotions, they would manipulate emotions, since people are emotional beings, so binamanipula nila para pinaglalaroan sa kamay ang emosyon, no? And the characteristic of a successful ministry today is one that can make people laugh, but that can make people cry. At kaya laruin ang emosyon ng tao. So, hindi ho ganon, mga kapatid, ano? Maganda ang emosyon, ang mali, yung emotionalism. Kapag emotionalism, ang nag-rural na yung damdamin, na hindi na nag-guide ng reason, hindi na nag-guide ng katotohanan. Wala ng sensibility o sa katotohanan. O kung ano ang tama. Okay? So, unconditional, forgiving, and then sacrificial. Meron pong ibinibigay, meron pong isinasacrifice. Pero yung conditional, parating self-centered. Anong probetyo ko, anong makukuha ko. Anong focus ng conditional love. So, papaguhin natin yan, mga kapatid, ano? Basically, by nature, ganun tayo eh. Ang ating pagmamahal, parating selfish.
tambahan dito to kasi ito, secured ako dito. Pag nagigaw ako kasi, pag lahat ng napamasama ako, secured ako. Mga ganang mga idea. May pagmapalaki ko, baganda. Paano kung accidente na masira mo ka? You stop loving? Paano kung mawala na ang trabaho? Diba? O hobby na ng kumita? Hindi mo na pang mahal. Kaya kung walang pag-ibigan tao dahil sa financial consideration, o dahil sa may pagmamalaki mo, may display mo, o dahil maalaga, ano kung hindi ka na niya maalaga, ang pagdala? Would you stop loving? Ano ba yun? Kailangan more on what you decide to do for that person, not on what I can get out of this person. What are my benefits from this person? Yo, paano ko magiging benefit sa taong ito? Kung meron man siya maisukli o wala, yan ang unconditional love. Hindi ibigay man sa akin in return o wala. Ito po ang sacrificial, unconditional, and forgiving love. Then, come now to the third point about ating pong saan ba tayo? Let's go now to the next part of the passage. So, we took up the pattern. Now, the next part of the passage is about the perversion. Paano naman ito pinavert ng Satan, no? Because Satan always comes up with his own bright ideas, ano? Marati siya merong sariling ideya. Kung meron ideya ang Diyos, meron din siya. Marati meron siyang pangontra. Marati may pantapat. Marati meron counterfeit, no? Yan ang ugali ni Satanas. And Satan was very clever. Hindi siya nito ang subtle, ano? Hindi subtle, ano? Subtle. Yeah, very subtle. Clever. Wise. Minsan may bakit ang connotation ng wise. Maganda yung maging wise ka, ano? Kaysa maging simple, let's all be wise. They that sin, we that souls is wise, ano? Pero ngayon may bakit ang connotation yung wise. Wise. Oh, wise. Magulang, parang sa natin minsan wise. Wise ka talaga, o magulang mo talaga. Yun, nagiging pangit na yung meaning na sila ng wise. But inherently, yung sila ng wise, maganda yan. Ano? That's the opposite of being simple or cool. Maging wise tayo. May karunungan, may wisdom. Kung alam lang, dahil may mga pangit na meaning na sa salitang wise. No? Si Satanas, may pagkawais. Inabit niya yung pinaka-wais din ng animal, which is the serpent, sabi ng Bible, and the serpent was more subtle than any cattle, di ba? Genesis chapter 3. Napakaganda ng reputation ng ahas ng unang panahon, before the fall. Ang ganda ng reputation niya. Makalino ang ahas ng araw. He was more subtle than any cattle that God has ever created, that ever lived on this planet. Ito ang ginamit para i-tempt ng tao. No? Ganyan yung style ni Satanas. He would use something that is attractive para mag-tempt. No? Kahit naman sa advertisement, di ba? Para ka makainganyo, kailangan ng model mo, attractive. Ano ba ang naman yung model ngayon? Pakating mo. Kahit anong produkto, kailangan maganda yung modelo eh. O pogi. Diba? Pag nag-model ng gusto niya advertise, alak, kailangan yung model. They're not, yun yung model ng mga. Red horse. Yun yung red horse. Si Royal, was it Royal Bernard? Tagal na kasi yan ang bata tao. Example. Kahit ano lang ang produkto, ano? Kailangan maganda, attractive.
hindi pinapakita yung mga naghihinap ng ganyang alak, kung itura nga yun. Barboro country. Barboro si ganun yun, no? Ang kikisip ng mga model. Pero asa na sila ngayon? May mga tubo rito, may nakapahinga, alahagi na ng baga, sa pagkaraso na lang. May paistima. Pero hindi pinapakita yun. Mabuti na sa mga pakete yata. Nilalagay na yung mga mga pictures sa mga ano eh. Sakit ba na nakukuha eh sa pagsisigarilyo, di ba? Pero tira pa rin ng tao ngayon. Wala nang pahundakan, wala nang respeto, kahit ano maging consequence. Hinihiniisip yan. Importante yung panahilig, yung panabisyon, yung panaghilig. Kahit mawala ng provider ang pamilya, eh gusto ko eh. Kung mamatay ka, mawawala ng provider ang pamilya nyo, eh kahit pa, gusto ko to eh. Diba? Yung lagay isip ng tao, kanyang sarili. Kanyang vision, kanyang kapangalan. Kahit yung mga nagmamahal sa kanya, so, Satan comes up with all his own ideas to counteract God. And he makes counterfeit love. Kung dito po sa verses 1 and 2 and 3, I mean verse 2, no? 1 and 2, pinakita dyan yung love, genuine love, exemplified by our Lord Jesus Christ when he offered himself as a sacrifice. Si Satanas comes up with his own counterfeit love. At anong counterfeit love yan? Verses 3. But fornication, uncleanness, covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Pagkakaiba yan, ano? Pagkakaiba yung tatlong yan. Iba-iba yung Greek word na ginamit yan, ano? Yung isa, porneia. Ano ba common English word? Ang maraming yan. Fornication, sabi niya. Neither ano kayo pangalas na niya? Uncleanness. The Greek word used was also different, which is akratea na nagkakamali. Akatasia, sorry. Uncleanness. And then the other one is covetousness. I don't have a report for that. Now, pero itong uncleanness, fornication, and covetousness, interrelated din eh. Even in Ephesians 4:19, sabi dyan, chapter 4, verse 19, to do all things with what? With greediness. Nabanggit din yan sa naman ng chapter, chapter 4, na yung perversion, sexual perversion ng tao, he does it with greediness. At inulit na naman niya in chapter 5. Fornication is sexual perversion at lumilitaw na naman yung salitang covetousness. Hindi may separate yan. Because when you say covetous, it is selfish, it is being selfish. It is being self-centered. Ano? And sexual perversion is actually the opposite of love. Because love is what? Love is self-giving. It seeks the welfare of another person. Pero yung sexual gratification, immorality, that is greediness. Because you only think of yourself and of your satisfaction without consideration to the welfare of another person. Ang opposite niyan is love, which you seek the purity of somebody, at inaano po yung purity ng tao, the welfare of that person, the holiness of that person, na mapalapit siya sa Diyos. But you take advantage sometimes of the innocent. Diba? Pero hindi yan gagawin ng anak ng Diyos because he seeks, he loves the way God loves, and he seeks the welfare of other people.
So, interrelated yung tatlong salitang yan, ano? The perversion of love. God showed to us genuine love, and Satan had his own counterfeit love. At maraming tao nahuhuk. They're being beguiled and fooled to think na itong klaseng pag-ibig na ito. Sometimes, nabibihisan ito na ibang damit eh. Itong immorality, nailalagay yan sa nabibihisan ng romantic love. Tawag nila, romantic love. Pero kung romantic love ang pinupursu, ang ina-aim ng tao mga kapatid, that is very destructive. Napaka-destructive niyan, and usually it leads to impurity and it leads to immorality. Pero kung portray ang romantic love, it is as if it is the ultimate human experience. Kaya diba, handang iwan ang asawa, handang iwan ang anak, handang iwan ang mga kaibigan for the sake of romantic love because of somebody who is being lusted for dahil sa kanyang hinahangad na tao. Wala nang pakilap sa sinasabi niya ng tao, ng magulang, kahit sa salitang kahigian. And he spares no effort para makamtan ang kanyang inaing na kusina niya. Diba? Ganyan mo niya yan? Marami po nadadaya sa atin. Bakit nadadaya mga kapatid? Because in the outside, at sa umpisa, it appears to be what? It appears to be beautiful. It appears to be pleasant. Para bang maganda. It appears to be attractive. It appears to be rewarding. Wala namang gagawa ng action. Hindi ko iniisip niyo yung action na yun. Mas nakakagaling sa'yo eh. Ang tingin mo, maganda eh. Parang magandang nakulat. Parang magandang challenge. Parang magandang subukan. Hindi mo iniisip na masama. Ang tingin mo, mas maganda. Kung doon sa akin, iniisip mo na baka delikado. Pero yung kanyang bedroom na may bigit, parang ang pertinent yung bago mo, mas maganda yung benefit sa akin eh. Parang gano'n, ano? Kaya parang ka nagpapakamatay. Parang ka nagsipos. You're not thinking clearly. Hindi ka nag-iisip niya ng kaluwagan. So that's the type of love that Satan would give people. Gusto niyang maranasan ng tao. And because human beings are so sexual in nature, we have very strong sexual nature, mga tao. It can be used by Satan. It can be maaari po yung pervert. Pwede ma-pervert yan. It may lead into other worse sins. It may even lead to brutality and even to murder. Diba? In the name of love, may mga pumamatay. In the name of love, may mga crime of passions. Yung mga nagpapasabog, dinamasakin ang buong pamilya. Diba? In the name of love. In the name of love. Diba yung gusto ni Satanas? He was a murderer. He was a destroyer from the beginning. Wala kami pasimula. Nagtayo ang Diyos ng pamilya, ginigiba ng pamilya. Nagtayo ang Diyos ng gobyerno, sinisira niyang gobyerno. Nagtatayo ang Diyos ng magandang society, sinisira niyang society. Diba? He was a murderer. He was a destroyer. Pero ang appeal niya, parang maganda sa umpisa. Parang masarap sa pakiramdam na walang restriction. Parang masarap sa pakiramdam na walang restraint. Walang pumipigil sa'yo, parang ikaw ang Diyos. Sabi ni Satan, you will become like gods, knowing good and evil. Ikaw ang nagpapasya. Ikaw ang nagsasabi kung anong maganda sa sarili mo. Walang nagdidikta sa'yo. You will become like gods. Eh, yun ang pleasure na kukuha ng mga kamiliste. Yung mga rebelde. Kung minsan eh, ano na lang yung may pinaglalaban, eh, kunyari. Pero ang pleasure din mo dyan eh, yung parang gumigiba sa lang yung institusyon, they get pleasure at all. Attacking institutions, destroying, toppling down, you know, gigiba sila ng mga institusyon. Parang may pleasure sila sa gano'n.
At pagtubak sa kami sa gobyerno, they pat themselves on their backs, ano? Magaling tayo, nagawa natin, what seems to be impossible. Kaya mo, imagine mo. Yun lang, diba? Yun lang, madaling na yun lang. O tapos, kundayo mo na ang sarili ko, tapos, ano na yun? Yan ang katangian ng mga Pilipino, marami tayong ayaw, pero hindi natin alam kung ano yung gusto. Gusto natin ang kalayaan, malaya, malaya, malaya lang yan, sige. Hindi mo marunong ang ayos. Hindi kaya ayusin ang sarili. Ang gusto lang, malaya. Kung nabigyan ng kalayaan, hindi naman kaya ang sarili. Hindi alam kung paano magbuo, paano buo eh. Okay. So Ephesians 4:19, sinabi ni Apostle Paul, ano, yung grade na yan. Would always be inseparable with these two other things. Okay? So whatever God establishes, Satan will counterfeit. Where God establishes true love, Satan comes up with his own counterfeit love. He produces counterfeit love. And counterfeit love characterizes the children of the devil. Maraming mga unbelievers, mga kapatid, especially mga unbelievers, although believers as well, may not be immune. Hindi po tayo mag-biktima, ganyan, no? Dahil yung sex madness ng mundo ito. Marami yung kabaliwan ng tao sa ganyang bagay sa mundo ito. Eh, unti-unti yung lumagapang kahit sa loob ng simbahan. Ang ibig sabihin, may mga Kristiyano na, mga anak ng Panginoon, pero parang they see it as harmless. Minsan, dinag-justify pa ang mali. Maganda naman ang motive. Hindi ko pwede yan, kasi maganda naman ang motive. Kaya na natin, unbeliever naman yung masawa niya. Kaya okay kung nakisama siya, believer naman yung pinakasama naman yun. Believer naman daw. Kahit hindi mo mapamotify yan, hindi mo masasanctify yan. Ang sabi ng Bible dyan, that is meekness. At hindi kayang ma-justify yan. And we cannot modify it and sanctify it better than what it is according to the Bible. And the Bible calls it sin. The Bible calls it wickedness. And it has no place among Christians. Sabi niya Apostle Paul, let it not be once made among you. Sana hindi naman lang nababanggit sa inyo ang iya-action siya. As becometh what? As becometh saints. Kinawag na kayong saints. Incompatible yan sa mga saints. Ano ba tingin na saints? Saints means what? The holy ones. Mga banal na tayo eh. We should not engage on unholy things or be partakers of unholy activity. Tayo makibahagi yan. Alam niyo, kung isa-isahin natin itong Ephesians chapter 5, yung mga ibinagdag pa din ng Apostle Paul, marami na mag-anap ng sexual sins ito. Marami na mag-anap yan. Even filthy talking, and jesting. Actually, mga suggestive yan ng mga words eh, language. How does uncleanness differ with immorality and porneia? How does apatasia differ with porneia? Ano pagkakaiba niya? Itong uncleanness, mga kapatid, mas general yan eh. Kasama ko rin yung laman ng utak natin. Yung isa, immorality, eh, talagang ginagawa niya, ano, overtly, ginagawa niya in practice. Pero yung apatasya or uncleanness, parang hindi mo ginagawa, but in your mind, in your eyes, you are full of adultery, sabi niya Apostle Paul, having eyes full of what? Full of adultery and cannot cease to sin. Hindi matigil sa kasalanan. With greediness na nga eh. With covetousness na. Napaka prolific sa kasalanan. Maintindihan mo pa, if he falls once into sin, but for it to be habitual, at hindi lang, pag hindi na, nagkaroon ng control yan, mga kapatid,
And it can get worse that you will not only do it, parating niya na laman ng utak ng tao. Yan ang sabi ng uncleanness. Uncleanness in passion, uncleanness in thought, unclean in your ideas. Lahat ang nakikita mo napag-iisipan mo ng kabastasan. I see. Napagpapantasyahan. Yan ang sabi ng uncleanness. Sabi ng Apostle Paul, let it not be once named among you as the common. May na mga tinawag ng mga banal. Pero na tayo pa i-involve sa ganyan mga banal. So, counterfeit love characterizes Satan's children. Just as true love characterizes God's children. Now, in contrast to godly and selfish love and forgiving love, what can you say about the world's love? It is lustful. Yung sa pag-ibig na sa Panginoon is forgiving, unconditional, sacrificial, seeks to help, seeks to serve, ito naman, self-serving. It is lustful. What else? Self-indulgent. Ano po sabi ng self-indulgent? Kung anong maramdaman, i-indulge. Anong maganda sa pakiramdam, i-indulge yung tao. Magang susubukan kung anong maramdaman niya. Ang object, kailangan ano, ang object mas liwa, attractive. Yan. Yan ang kailangan mga condition niya. It must be attractive. And not only be attractive, kailangan enjoyable. Yan, mga kapangyarihan. Kaya nga, conditional love. The love of the world is conditional. Iibig siya under such conditions. Ano mga condition? Kailangan ang mamahalin ko attractive siya. Whether in his outside appearance or in qualities attractive, nagbibigay sa akin ng enjoyment, he must be enjoyable. What else? He or she must be pleasant. He or she must be satisfying. Nakakapagbigay ng satisfaction. Or appreciative. Lalo kong iibig ito, gaganahan ako, pinuburi ako eh. Pinuburi ako in return. Paano kung hindi ka na na-appreciate? Hindi naman ako. Ako na akong bigyan yan, hindi naman ko nung magpasalamat yan eh. Pero hindi mo ang Diyos ba, kapatid? Kahit sa mga unthankful, God is still faithful. Ano sabi ng Romans 1? Being one, unthankful. Ang tao po is unthankful. Kahit bigyan ng Diyos araw-araw ng lakas, mag-isin niya kahit ng pagod sa araw na ito kinabukasan, malakas na naman. Anong nagaling yan lakas na ito? Ang kalabaw na ginagamit mo, kahit anong pagod na kalabaw mo, hingal kalabaw na nga. Pero pag kinabukasan, ready na naman yung kalabaw mo mag-aralo. Anong nagaling yan lakas na ito? Pagbibigay na naman Diyos ang sikat ang araw, pagbibigay na naman Diyos ang ulan, kahit yung tao hindi na makaalala sa Diyos, kahit hindi na makaalala magsimba, kahit hindi na makaalala magpasalamat, kain lang ang kain, hindi na inisip kung sino nagbigay ng bigas, hindi na inaalala kung sino nagbigay ng pagkain. Alam niyo po yung mga tao ang thankful, anong pakaramdam niya? Ang lahat na nakukuha niya sa buhay is deserve niya. At dahil deserve niya, wala siyang dapat pasalamatan. Pero yung tao mapagpasalamat, ang ibig sabihin niya, yan yung tao mapagmahal sa Diyos. At may pagkilala na ang mga dumating sa kanya ay galing sa Diyos at hindi galing sa Diyos. Na lahat ang dumating sa kanya ay ano po, undeserved graciousness na may kapalo. Kaya sa bawat dumating, ganun na lang ang kanyang pagkasalamat. And did you know that God appreciates and God commands being thankful? Being thankful, brother. Alam niyo ba na in-encourage ng Bible ang maging thankful ang tao? Numbers.
First Thessalonians 1:18. Git at para magkakasal mo. First Thessalonians 1:18. And be thankful. Tama ba yun? Paano magkakasal mo? Pag-i-code nga, 1 Thessalonians 5:18. Sige nga, pakibasa nyo. 1 Thessalonians 5:18. In all things, kaya pag-iata nyo. In everything, give thanks. Minsan may mga tao na humingi ng pabor, na ibigay mong pabor, hindi makaalala kung pasalan. Kahit man lang PY, wala. Kahit man lang isang text message, wala na ng piso isang text message, kung naka-unlit eh, magkano na lang ang kada text, pareha-pareha na lang yan. Hihingin ng pabor, kahit nagawa mo yung pabor, di wala naman lang pasalanan. Uy, nakuha ko na, uy, natatanggap ko na, o, na, dumating yung ano. Salamat. Wala. Alam niyo po, turuan natin natin mga sarili. Matutong maging mapagpasalamat. Mga anak ko, sinasabi ko, kung nagpapahatid, magbabago mo to, basta nalalang maalis. O, hindi mo mapapasalamat. Ulitin na lang. Minsan, nalilimutan. Minsan, naalala. Minsan, nalilimutan. Nagpahatid, ano? Nalilit ang motit mo ako. Pap, ay ang patit niya. Pag dahil mo lang, pinagarit mo. Hindi mo nalilip kasalit. Kahit ulit na bagay, no? Matutog mo tayo maging mapagpasalamat. Ang gusto ng Diyos tayo ay maging mga mapagpasalamat. In everything, sabi niya, give thanks sa lahat ng bagay. At ang turo pa sa atin ng Biblia, hindi lang sa atin, hindi lang sa magagandang bagay, minsan kahit sa pakit na bagay. Ang sabi ni Job, shall we only receive good things from God? Shall we not receive calamities? Yung blessing lang ba sa buhay, ang pasasalamatan? And shall we not receive evil? The word evil there refers to calamities in life. Crisis, mga krisis sa buhay. Pasasalamatan din yan. In everything, give thanks. At hindi mo alam anong outcome niyan. Makakala mo, napakapangit na nangyayari. Eh, mas maganda pala na pagdaanan niya. Mas nakakaganda pala na pagdaanan ng ganyang bagay. Kagaya nung nawalan ng kabayo, ano? Sabi nung kapitbayang, pare, malas mo, nawalan ka ng kabayo. Ipagbalik, kasamang dalawang buhay yung kabayo niya. Swear, di ba naman? Maya-maya, nagtinetay nung anak niya yung isa sa mga kabayo, nasipa, kapila, ang malas mo naman. After some time, tumating ng mga tulisan, nag-recruit ng mga kauha, hinahanap yung mga kabataan, wala ka sa katawan, kaya anak niya, baldado. Wag yan, inutil yan, walang pakinabang mo. Ng kapitbahayan, swerte mo naman, nakalito sa mga ko. Hindi mo alam ko, di lang. Pangit, maganda eh. Hanggang sa dumating na yung panahon. Kaya sabi ng Bible, in everything, give thanks. Kaya hindi mo alam, kung may tumarating, pangit, baka mas maganda pala na dumating. Hindi mo mas maganda na napilay siya, yung bata. Kaya kung di siya napilay, ano na siya ngayon? Tulisan na siya. Ba't dito niya? Alam din na mayroon akong pinsan, maging commander na NBA, way back mga 1976, dahil malakasan noon, may recruit ng mga NBA, yung pinsan ko, malaki katawan, malakas, nakik. Hanggang sa the brainwash, di ba may brainwash mo, naging commander. Eh napakaitim noon, ang kanyang alias, commander, black itim, black na itim pa. Ngayon, hindi na lang buhay pa ako. Hindi na nakauwi. Pero minsan-minsan, dalawang araw, sumisilip-silip sa probinsya pag may piyesta. Pero gagawin, sumisilip-silip sa wala. At wala nang balita kung patay na o buhay pa. Eh kung baldado siya, makinipot na siya. Kaya minsan, yung kapansanan,
may blessing na ito. Mga tao na kung kaya nakulong, saka rin ko salamat. Buti na lang nakulong ako, naging malaya ako ngayon sa kasalanan. Kesa nung hindi ako nakakulong, alipin ako ng kasalanan, binanggo ako ng kasalanan. Dahil nung nakakulong, doon nakarinig ng Bible, doon na napilitan na makinig sa mga nagtuturo ng Bible, naligtas. At ngayon, nakangaral na rin, nakalaya sa kasalanan nung siya nakakulong na. Ngayon, nung malaya pa siya, bilanggo naman siya ng ano, bilanggo ng bisyo, bilanggo ng kasalanan, bilanggo ng kasalanan. Kaya hindi mo alam kung maganda o pangit ang nangyayari, kaya kung kayo asawa na, mapapasalan ako. Mabuti nga't nakulong yan, tumino. Layas ng layas, kaya hindi na makalayas. Nagbabaybol pa, yun nga lang, hindi siya makapagpulungay. So, ito po yung pseudo. Ito po yung counterfeit love ni Satan. It is lustful, it is self-indulgent, at parating conditional. A condition of the object na mahimik, kailangan attractive, enjoyable, pleasant, satisfying, appreciative, nakaka-appreciate, ano? What else? Loves in return. Alam niyo po yung condition ng love, napaka-unstable na pag-ibig. Napaka-rupok. What if he or she fails to love in return? Pag conditional ang love mo, yung love mo na masyashaken. Pagbawasan mo na rin naman ako, pag-ibig pa po, hindi sa telephone. Hindi nga marunong magpasalamat, hindi ko na ulit ibigyan. Di ba na nababago tuloy yung ano mo kasi nakabase sa object. Pag ang object becomes less appreciative, he does not love in return, ikaw nababago. Pero ang unconditional love, mga kapatid, kahit unthankful, kahit hindi na attractive, kahit hindi na enjoyable, kahit hindi na nagre-respond o hindi na nagre-react, ang unconditional love keeps on what? It keeps on giving. It keeps on being faithful and keeps on giving. Hindi natigil yan. Patuloy yan na nagbibigay. Patuloy yan na nagsaserve. Patuloy na tumutulong kahit wala na ang lahat ng ito. Even if she or he becomes less attractive or becomes irritable, not enjoyable, or kahit na hindi na siya pleasant, patuloy pa rin yan na gumagawa ng kabutihan sa kanyang hindi. Gagaya ng ginagawa ng Panginoon. What else? Produces desired feelings. In short, reciprocal. Kapag nakakapag-reciprocate. Nga, reciprocal, no? Can you play in some way? Yan ang pag-ibig ng mundo ito. Sa kakaunting ibinibigay, ang gusto parati, mas malaki supply. Diba yan ang, wait, biginawa ko sa'yo, ha? Yan, ha? Kapag hindi ko i-verbalize yan, parati ka nag-expect na gawin ko para pag ako hindi, hindi niya ako mahindi. Pero kung ano niya mga bibigyan ko. Diba sa gobyerno niya, yung mga pipirma, yung regulo na regulohan, ayan na, pag naipon na yung pagkawa, naipon na, pumunta ka na kayo with one big favor. Maka naman pwedeng makamasok. Wala mga isa, naalala yung mga, lalo yung mga Pinoy, ano? Hindi tayo harap eh. Sa kultura natin yung ganyan. Hindi pa dala siya pagtala ng utang ng loob, tsaka yung kahiyaan, yung compare system. Ang laki ng utang ng loob ko sa magulang mo. Ano matutulungan kita? Yung illegal na o yung dapat ikulong ay nakakalaya. Kasi ang laki ng utang ng loob ko sa magulang. Kasi sira ako tayo pa.
So this type of love is always reciprocal and wanting something in payment. Kakakaunti yung ibinibigay, gusto, malaki ang balik. And it's always based on another person's fulfilling one's own needs, desires, and expectations. Kailangan ang object, yung need ko, nakukulpil niya. Yung desire ko, nabibigay niya. Yung mga ina-expect ko, kailangan natutupad niya. Yan po ang unconditional love. It's a very, very weak kind of love. Bakit weak, mga kapatid? Magugulat ka, lahat ang ina-expect mo, hindi pa lang mangyayari. Bakit? Eh, mahina lang yung ibaro yan. Hindi naman perfect yan. Hindi naman Diyos yan. Kaya napakarupok niyan, mga kapatid, before, dahil ang nangyayari, before long, hindi ko magtatagal, when object, kapag yung object stops to satisfy, hindi na nakakapag-satisfy, ano nangyayari? Iniiwan na. Diba maraming mga marriage na tatapusan? Iniiwan. Bakit? May nakita ako na mas nakaka-satisfy. May nakita ang iba na mas nakaka-produce ng expectation mo. Ano yung at ng mga nakaka-fulfill ng mga desires mo. At nagagawa yung mga expectations mo. Kaya po nilang pagsasama, napaka-ina. Dahil sa nakabase? Nakabase sa object, sa attractiveness ng object, sa kakayanan ng object. Samantalang yung pag-ibig ng Diyos, dapat ating tularan, nakabase yan sa desisyon ng tao, hindi doon sa kalidad ng iniibig. Hindi nakabase sa klase ng pagmamahal, which is sacrificial, forgiving, and unconditional. So, mundong ito, mga kapatid, na naluloko ano, sa love. We claim love, we praise love, we advocate love, and human beings being emotional, nakakapitalize yan minsan, TV, ng mga kanta, para gumenta ang kanta, di ba? Saan na niyan? Nakakapital saan yung mga writers? Sa emotion ng tao. Because we are emotional beings. Lalo na yung romantic love. Masyadong napoportray yan na yung romantic love, yan yung ultimate human experience. It is being portrayed as genuine. Kaya ang mga negosyante na i-exploit yan yung pagka-emotional ng tao, ano? Kaya bumibenta ang mga teleserye. Pwede mo, tagal-tagal na ng andan, mga kayo, marami pa rin. Mabuting lang, wala kami ng channel 7. Kaya mais ganda na lang kami. walang magawa, ano? Ay nakakasupanan. Lahat, kahit anong oras, andyan ang mukha niya eh. Wala na mga diba channel, channel 2 lang. Wala yung seller, wala ka na. Pwede magbulat, ang hangi, ang hapo, di saan, sa gabi, andyan pa rin. Nakakasuyanan. Kilig na kilig naman ang maraming tao. Dahil nakaka-capitalize na emotional. At yung romantic love, masyadong na-exalt, masyadong na-portray na yan ang ultimate human experience. Ay marami na nalulungo, nade-dengue. Hindi nila na-realize na yung ganyang bagay yan po, that is destructive. Usually, it leads to immorality. It leads to impurity. Hindi ba yung mga artista kung magpalit yung mga girlfriend, asawa, ang bilis? Parang nag-BF. Iba sino asawa niyan? Kahapon, di na eh. Di sila, kinasama siya po yan. After some time, kung nag-alitan, sino asawa niyan? Iba na eh. Makatapto na eh. Iba, pa-iba-iba sila.
Nasa paala ko, ikakasal na si Luis kasi si Eddie Lox. Diba, iba na ngayon, si Elenas. Pwede pang tao ngayon. Hindi na sila, no? It's Brad Pitt at si Angelina Jolie, hindi na. Kasi operada na rin siya. Hindi na siya attractive, hindi na beautiful. Kaya palit na. Kaya bumibenta mga teleserye, mga kanta, movies, ano, dahil nakakapitalize na siya. Shallow nila-romanticize ang romantic love na parang bang yan ang ultimate human experience. Kaya mga expression na dream girl, dream boy, yung pala hindi dream, nightmare. Bangungot pala. Kala ko siya yung dream boy ko, bangungot pala yun ang dumalit. Kala ko siya yung dream girl, bangungot pala. Masyadong may nila-romanticize. Pinapantasize yung romantic love, ano, perfect love. Wala naman perfect love. Dahil walang perfect na tao. Only God can give a perfect love. At pag tinularan natin yung kanyang unconditional love, mas patatag ang marriage, mas naglalas na pag-ibig, mas naglalas ang relasyon. Pero kung parating conditional, nakakondisyon dito sa mga qualities ng object, eh paano kung natigil na yung mga qualities na yan. Paano kung nabago na? Pwede yung conditional love mo, nabago na rin. Kaya nag-iboy ba lang ano eh, nakabalik sa iba eh. And the object, the first object, becomes less enjoyable, becomes less appreciative, becomes less thoughtful, becomes less pleasant, it does not produce the desired expectations or fulfillment, and nakapag-fulfill, and nakapag-satisfy. At may nakita ang iba, ang bilis pagpapalit. Masyadong marupok, masyadong mahina dahil nakabase sa attractiveness ng object. Pero as the unconditional love na gaya pag-ibig ng Panginoon, ito ang mas kumakot. So that kind of love, the love of the world, it is not surprising that it will lead into immorality and impurity. Sa mga pista, basang-basa natin yan. Sa mga kakilala natin, nababalitaan natin yan. Pag tinatanong si Mister, ay, nasa kabilang buhay, hindi, kabilang bahay. Suma kabilang bakod. Diba, usually yan ang masagot. Ang dami na interview, ang sara-araw sa TV, sana si kundi mga asawa ng interview, mga anak, asan ang tatay mo? Iniwan kami when I was 8, iniwan kami when I was 6. Hindi ko na nakilala ang tatay ko kasi hindi naman ako Pilano, aksidente lang ako, hindi ko na nakilala. Ganyan na nga. Istorya ng tao sa mga hindi. Aksidente lang siya may tao, parang sa pag-ulang. Wala sa plano. At pag sinabing buntis ako, na naman! Na naman! Unwanted. So it is destructive. It is deceptive type of love. It is always conditional, self-centered. Walang concern to sa commitment. It has no concern to commitment at all. Only on what? Satisfaction. Yun lang ang focus nito. Satisfaction. Hindi sa kanyang commitment. Kundi halaw at siya ay nasasatisfied. It is not concerned on giving. Only on what? Getting. At hindi ito nagtatagal. It has no permanence. Why? Because the purpose of this kind of love is to use, gumamit lang, gamitin na ibang tao. And to exploit, instead of being of help, instead of serve, and be of help to another,
ang klase ng pag-ibig na ito, mga kapatid, the counterfeit love of Satan, it is what? It was, its purpose is to exploit people. Its purpose is to use people, gagamitin ng tao. Matapos ka gamitin, matapos ka makakinabangan, matapos advantage, babae. Gumaginamit ka lang. Wala commitment, kundi satisfaction lang. That's why it will never last. Hanggang kailan lang nagtatagal yan? Hanggang nakakapag-satisfy ka yung comfort, yung pag-ibig na, goodbye. And he will easily disappear for another or for someone. Wala na, wala na ang mga kusay. Wala na akong puro video sa'yo. Wala na makikita sa'yo. Sabay na. Sa kabilang bakod na lang. Pero mga kapatid, hindi na rin sa mga tao. Sarili lang nila si Israel. They destroy themselves, they destroy their lives, their homes, their families. Kaliwan si casualty, mga anak, mga bata, casualty to the situation. Hindi naman sila kasali sa mga magulang nila eh. Sa mga issues ng mga magulang, pero nadadami sila. At dahil sa pinakita example ng magulang, naririnig lang, ganun. Cycle, ganun buhay. Ulit-ulit lang. Nakita ng mga anak, malamang ha, malamang. Sinasabing lahat, malamang. Kauulit ng tingin. Because children will always become something of what their parents are. Because of what they've seen, ang nakita, and the nature. The nature ng mga bulat, minsan, nahalap nito. Sometimes it's in the genes. Gene pool. Kung ang gene pools nyo, eh, gene pool lang ang kriminal, sigurado, malamang, maraming nilitaw dyan, mga kriminal mind na rin. Although, may mga pagkakatao na binabago ng pangit, at karami naman. Pero kung ang gene pool nyo, eh, gene pool ng mga tao na statesmen, preachers, or less na nakiya ang posibilidad na may mga nilitaw dyan ng anak will follow the same process. Diba pagka mga politiko ang magulang, pag may mga anak, nasa politics, especially yun. Wala sa field of medicine, ganun din ang inclination. Because children will always become something of what their parents are. Not only reflection, but sometimes it's in the nature of itself. Sometimes it's in the genes. But of course, they're not bound. Children are not bound to follow the example of their parents. Masama. Hindi obligado sundan ang example nila. Hindi nakakita ka ng pakit sa magulang mo, kung susundin, di ba? Bago ka ng landas. Kumuha ka ng challenge, kumuha ka ng aral dyan. Hindi ko obligado sundan, kriminal lang ang magulang mo, susundan mo sila. Hindi ka under oath, or you're not under, you're not bound to follow your examples. Sarili ka ng lakad, sundan mo ang lakad ng magulang mo. Okay? So, ganun po kaseryoso ang mga magulang. Ganun kaseryoso ka sa buhay ng ating mga Diyos na gagaya ng buhay. At kahit yung tumayo, kahit yung magkakasin sa buhay. Pwede, Pwede. All praises and glory, the honor to be this day for all.
Amen. 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 Amen